Kumusta po kayo mga kadribol? Welcome back po sa Kadribol Basketball. Pag-usapan po natin ngayon mga kadribol kung sino po sa mga NBA players ang pasok sa top 5 career earnings through 2027 at sino po sa kanila ang nag-top 1. Pero bago po yan, pag-usapan po muna natin itong assistant coach ng Lakers na pumirma po sa kanila ng contract extension. Halina po kayo at i-dribble na po natin ito. Nakapag-desisyon na nga po mga kadribol ang Lakers para po sa isa sa kanilang mga assistant coach matapos nabigyan nila ito ng extended deal at ito nga po ay si Phil Handy. Ang 50 years old na si Handy mga kadribol ay matatapos na sana ang deal niya sa Lakers bago dumating ang bagong season at ngayon ay sinigurado na po ng Lakers ang kaniyang future sa kanilang koponan. At yan po ay pinagtibay ng post na ito ni ESPN Mark Spears sa kanyang Twitter account. Unang nagsilbi bilang development coach itong si Phil Handy sa Lakers taong 2011 hanggang 2013. At muli nga po siyang nakabalik sa Lakers bilang assistant coach taong 2019. At hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin po siya sa Lakers. Pero bago po siya nakabalik sa Lakers, napasama siya sa coaching staff ni Coach Nick Nurse ng Toronto Raptors kung saan po nagkampiyon ang Raptors taong 2019. Naging assistant coach din po siya ni Coach Tyronn Lue ng Cleveland Cavaliers kung saan nakasama po niya si LeBron James na nagkampiyon sa Cavaliers taong 2016. Kaya masasabi po natin mga kadribol na baka may ambag po itong si LeBron kung bakit nabigyan po ng Lakers ng isang extension deal itong si Phil Handy. Ano po sa tingin ninyo mga kadribol? Dumako na po tayo sa sunod po nating pag-uusapan sa ngayon mga kadribol. At ito po ay patungkol sa inilabas ng Clutch Point sa kanilang Twitter account na Top 5 NBA Career Earnings through 2027. Ito po ay binase sa kung gaano kalaki ang kikitain ng isang player hanggang sa taong 2027. At nanguna nga po dito si Kevin Durant na may 498.7 million. At pumangalawa naman po si Stephen Curry na may 470.1 million. Sina Durant at Curry po mga kadribol ay under contract sa pagsapit ng 2025-2026 season. Kaya po ang total ng salary nila dyan ay po pwede pang madagdagan kung maglalaro pa rin po sila sa taong 2027. Ang tanging mga players lang po na napasama dyan na aabot sa taong 2027 ang kontrata nila sa kani-kanilang koponan ay itong sina Damian Lillard at Bradley Beal. Kaya fix na po ang total salary nila dyan na 449.1 million kay Dame na pumangatlo at 428.9 million naman po kay Beal na pumanglima sa listahan. Samantalang ang total salary po dyan ni LeBron na 431.9 million na pumang-apat ay na-compute lamang hanggang ngayong season, 2022-2023. Dahil sa season na ito po matatapos ang kontrata ni LeBron sa Lakers. Kaya ang posible po nakikitain ni LeBron sa taong 2023 hanggang 2027 kung hindi pa po siya magre-retiro ay hindi pa po napasama dyan mga kadribol. Kaya posible pa rin manguna si LeBron sa listahan kapag nakapag-decide na siya na pumirma ng panibagong kontrata. Pero sa ngayon, si Durant muna ang mag-e-enjoy sa unahan sa kanilang lima sa listahan ng top 5 NBA career earnings through 2027. Ano po masasabi ninyo patungkol dito mga kadribol? Ang yayaman po nila no? Halina po kayo at magkomento sa mga balitang hatid ko sa inyo. Sa ngayon hanggang dito po muna tayo mga kadribol. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa inyong kadribol basketball. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo kasabay ng pagpindot niyo po sa notification bell para lagi po kayong makasunod kapag may bago na po tayong balita. And as always po mga kadribol, ito po ang inyong kadribol Arnel hanggang sa susunod po nating pag-dribol. Salamat po!